pagtutrolling o pagsusubid ay isa sa mga pamamaraan sa panghuhuli ng mga malalaking isda tulad po ng tanigi. Barracuda. Mamsa. Skipjack tuna. At saka malasugi. May mga iba't ibang klase ring pamain na ginagamit sa pagtutrolling o pagsusubid, tulad ng mga iba't ibang uri ng rapala. Skirt. At mga improvised na gawa po ng mga kapwa nating mandaragat. At ngayon, itatampok po natin sa kauna-unang pagkakataon ang Pilipino lang po ang nakagawa o nakadiskubre sa ganitong pamain. Ito ay tinatawag na robot-robot. Ito po ngayon ang ginagamit po natin sa panghuhuli ng malalaking isda. At ngayon matutunghayan nyo rin kung anong klaseng pamain o secondary na ikinakabit po natin dito sa robot-robot. Ito ay bangos at saka galunggong. Papakita ko po sa inyo kung paano po ipain yung bangos at saka galunggong. Uunahin na po natin yung galunggong. Ang galunggong ay may maliit na bibig. Kaya kadalasan ito po ay pinapain dito sa may mata. Ito po yung primary na kawil sa robot-robot. At ito naman po yung secondary. Kapag ako po ay gumagamit ng ganitong klaseng pamain, dito ko po ikinakabit sa may mata. Dito po. Yan. Tapos, ihuhulog nyo lang po yung robot-robot natin. Ganyan lang po ang magpain. At ngayon, sa bangus naman po ang ipapain natin. Kailangan yung bangus ay fingerlings lang po o dalawang, mas maganda yung dalawang daliri lang ang kalakihan. Medyo malaki po ito. Sa likod ko mayroon akong nasibot doon sa palaisdaan po natin. Nandito sa likod ko, kukunin po natin. Buhay na buhay pa po ito. Sibot po ako ng isang piraso yan. Buhay na buhay po yan yung bangus. Para lang po sa presentation. Para lang po sa presentation natin na ipapakita ko po sa inyo. Ito po yung pinakamagandang ipamain. Yan o. Maliit pa sa dalawang daliri. Buhay na buhay. Pasensya na po. Ngayon ipapakita ko po sa inyo. Hindi po sa mata nakabit yung bangus. Ang kagandahan dito sa bangus ay dito ko po sa may bandang baba niya kinakabit yung kawil. Dito po. Tapos tagos po dito sa may taas ng ulo niya. Ganyan po. Yan. Tapos ihulog natin yung robot-robot. Ayan. Ganyan lang po. Pag inilagay po ito sa tubig, parang squid po ito. O parang pusit na may kinain na isda. Kaya pag nakita ng tanigi o barracuda, talagang hahabulin po nila yan. Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo mga aktual na video sa aking pagsusubid sa laot sa pamamagitan pamain na bangos at galunggong. Nice. Kaya toto ka lang, umpisahan na natin sa galunggong. Ito, let's go. Ganda naman ang sunrise. Ayan o, tinan.
para masilayan po natin yung sunrise. Ganda. So natatakpan ng ulap. So ang ganda ng reflection, oh. Wow. Paminsan-minsan lang natin matutungayan mga ganitong sitwasyon. Paglabas ng araw tapos inarangan ng makapal na ulap. Then yung reflection ng sinag ng araw parang nagbabaga. Ano? Yung parang gumagawa ng apoy, yung malaking apoy. Or yung sumabog na nuclear bomb. Ay,
isa rin to, is. Thank you, Lord. Thank you pa rin. Ayos, ayos. So, ayan. Piktibo, di ba? Malupit talaga ang galunggong. Pero syempre, hindi magpapatalo ang bangos. Kaya toto ka lang. Panoorin mo to kung gaano kalupit yung bangos. Let's go! Hello! Isang magandang umaga, Pilipinas! At good morning, mga kapisers! Ngayon, diniretso tayo sa Bahura. Ang oras, alas 4:30. 4:30 ng madaling araw. Inabaybay pa po natin yung karagatan. Ngayon, patutunguhan nyo naman kung gaano ka-efektibo yung robot-robot. Ang barakuda! Hindi na tatamaan ang
Nakita na ninyo yung dalawang klaseng pamain natin. Ang bangos at saka galunggong. Diba malupit? Epektibo. Kaya bago ang lahat, huwag mo sanang kalimutan mag-like, share, comment, at mag-subscribe. Mga kapisers, gayahin nyo to. Itong dalawang pamain na to, talagang epektibo. Sure na sure po yan, hindi kayo masisiro. Kaya mga kapisers, hanggang dito na lang. Ang inyong lingkod, Lawood Noon Kapisers. Salamat sa lahat. Sa lahat po ng subscriber natin at mga walang sawang nanonood sa channel po natin at sumusuporta. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Lawood Noon Kapisers. Bye-bye.